Isa na namang magandang gabi, kaparokya ng Nuestra Señora de la Asunción. Ako po si Brother Alex. Ako naman po si Teacher Jovi. At ako po si Kuya Alvin. At ito ang Usapang Asunción, ang makalaging nahuntahan bukol sa Patrona Reina at inang bayan Bulacan. Noong nakaraang Sabado ay tinalakay natin ang tungkol sa pamimintuho ng mga pininpanauhi natin sa ating mahal na inang inakyat sa kalangitan. Tama yan, Teacher, at mas nakilala natin ang mga tao na nasa likod ng pagpapalaganap ng debosyon sa ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Asunción. Tama ka dyan, Brother Alex. At nalaman din natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng ating kupradiya upang mapalaganap lalo ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Kaya nga naman, mas naunawaan natin ang mga ginagawa nilang mga pasakit, paghihilap at kanilang mga pinagdaraanan para lamang ipalaganap ang debosyon sa Mahal na Ina, lalo na sa iba't ibang pamamaraan nito tulad ng prosesyon, nobenaryo at sa iba't ibang paraan. Kaya naman, tamang-tama na ngayong gabi ito, sa araw-araw na dominaryo na ating ginagawa sa ating Mahal na Ina, mas makikilala natin ang mga tao, mga nasa likod ng ating programa. Tama, no? Nakaraan din ay nakilala natin ang mga mahalagang tao na kung saan ibinahagi nila ang kanilang personal na relasyon sa ating Mahal na Ina, ang Nuestra Señora de la Asunción. Tama ka dyan. Kaya naman sa iba't ibang anggulo ng buhay, maraming mga tao na tumutubol sa debosyon ng ating mahal na patrona. Kaya nga, biruin mo, may isa pang kabataan na taga-Cavite ang dumarayo sa ating simbahan para lamang makita ang kanyang mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Asunción, na tinuturing niya ng ikalawang ina dito sa lupang ito. At isipin mo, Brother Alex, sa edad niyang 15 years old, dinayo niya ang Bulacan mula sa Cavite para masaksihan ang Mahal na Ina. At isa pa doon, mga kaparokya, tumulong siya para upang mapagawa natin ang karosa ng Mahal na Ina. Kaya naman, kahit sa maliit na pamamaraan lamang ng batang ito, mas naipakita niya ang kanyang debosyon at pagmamahal sa Mahal na Ina. Kaya sabi ni Santa Teresita ng Lisieux, isang doktor ng simbahan, kahit gaano kaliit ang ating ginagawa, basta nilalaki pa natin ang pag-ibig, malaki itong biyaya para sa mga taong nakakatanggap ng pagpapala mula sa may kapal. Tama, ngayon naman sa paglipas ng isang linggo ay narito na naman tayo mga kaparokya at kung mapapansin natin, papalapit na ng papalapit ng araw ng Kapistahan. Kaya ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Bale na pag-usapan natin nung nakaraang linggo ang tungkol sa simbahan, sa imahen at sa pamimintuho sa ating Mahal na Ina sa pamamagitan ng mga nakaraang episodes noong nakaraang linggo. Kaya naman, ngayong episode na ito na may pinamagatang simbahan sa kinabukasan ay atin namang tatanawin ano ang paglalakbay na hinahaharap ng ating simbahan at ano nga ba ang bukas na naghihintay para sa ating simbahan, sa ating patrona at para sa ating buong mahal na deboto sa ating Mahal na Ina. Nako, Brother Alex, tunay ang kaabang-abang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Tama, Kuya Alvin. Hintay na lang natin ang kasunod na documentary ngayong gabi at talaga namang maaantig ang ating mga puso. Grabe na, talaga nakaka-excite yan, Teacher Jovi. Pero hulaan ko rin dyan kano. Tama, katulad ng nasabi ko noong nakaraang linggo, abangan niyo na lang. Ay, tama na nga yan. Huwag na natin patagalin pa at ating salubungin ang ating mga panauhin sa gabing ito. Sino nga ba sila, Brother Alex? At kasama natin ngayong gabi ang tagapangulo ng Caballeros de Maria na si Ginoong J.P. Bautista at ang tagapangulo ng Parish Commission ng Youth na si Ginoong Den Marvin Oropel. At kasama din natin ngayon ang ating Hermanitan sa taong ito na si Sister Evelyn Del Rosario. So magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta naman po kayo? Ano po ang piling at nalalapitan ang ating kapistahan ngayong 2019? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nandito po sa aming mga kaparokya. Ngayon po, yung mangyayari po sa darating nating kapisahan ngayong August 15, 2019. Actually, marami po tayong mga aktibidades na nakahanda at nakaprepara ngayong taon na to. So talaga po, Tita Evelyn, marami kaming dapat paghandaan ngayong taong ito para sa ating papalapit na kapistahan. Kayo naman, Brother Topi, ano yung paghahanda ng Caballeros de Maria, ihas si Caballeros de Maria para sa ating nalalapit na kapistahan? Masaya kami dahil naging part kami ng
photo exhibit na makakatulong para sa mahal na Birhen sa pagpapalawak ng debosyon para sa Nuestra Senyora. So masaya kami na makakatulong kami sa part ng Hermanidad at gayon din sa parokya sa, para sa kapistahan. Ano naman po ang aabangan natin sa ating mga kabataan sa darating na kapistahan? Ang komisyon ng kabataan ay labis na nasasabik sa paparating na pistang bayan, lalo't higit. Ngayon ay taon ng kabataan, so may mga programa o mga aktibidad na para sa kabataan yung pistang bayan, katulad ng one-run kabataan at gabi ng mga kabataan. So ano ba ang ating aabangan sa gabi ng kabataan at sa pandra na iyong nabanggit? Sa one-run kabataan namin sa August 10, so dahil alam naman natin na ang parokya natin ngayon ay pinagdadaan ng suliranin. So ang one-run kabataan nito ay para sa preservation and rehabilitation ng parokya natin. So part ng proceeds ng one-run kabataan ay idodonate namin sa ating ilang simbahan. Samantala ang gabi ng mga kabataan, ito yung pinalitan na BEC night, ito yung dating BEC night. So sa gabi ng kabataan, tampok dito yung iba't ibang talento ng mga kabataan ng ating parokya. Kaya naman tulad nga ng sinabi ng ating pura paroko, lahat kasali lahat, makikita natin na maski ang kabataan ng ating parokya ay nagkakaroon din ng kanilang gampanin para sa ating bilang sa piyesa, kundi maging sa mga proyekto ng simbahan sa mga pagawain nito. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pang-apat na taon ng ating Asunción Festival. Simula noong 2016 ay patuloy natin itong nilalaman ng buong bayan ng Bulacan. Tita Evelyn, bilang isa sa mga Hermanidad ngayong taon, ano po yung nararamdaman ninyo? May pressure po ba at this moment po? Actually, talagang meron. No, kasi kahit sino naman siguro na umupo dito sa aming pwesto na kami yung at ngayon na gaganap bilang Hermanidad ng 2019, talagang malaki kasi nakikita namin ano ba ang nangyari, ano ba yung posible pa namin gawin na makakatulong kami o maipapakilala natin yung ating inang simbahan, ang Nuestra Señora de la Asunción. Yun ang sigurong malaking part na kailangan namin maging maayos, maging maganda siguro yung preparasyon. Kahit simple, maipakilala natin yung lahat ng mga mangyayari para sa ating mga kapwa parishioner dito sa ating sa Bulacan-Bulacan. At hindi lang siguro dito, para maipakita natin sa lahat. Napakaganda na sinabi ng ating pamunuan ng Hermanidad 2019. Talaga naman po na kahit anumang bagay na gagawin natin para sa simbahan, tiyak po magiging maayos yun sa gabay ng ating mahal na patrona. Totoo yan, teacher. Kaya naman talagang nakaka-excite ang Piyestang Bayan 2019 ngayon sapagkat lahat tayo kumikilos para sa ating papalapit ang kapistahan. Sa mga nagdaang kapistahan, ano ang mga hindi nyo malilimutan na experience sa ating Asunción Festival, Den and Topi? Sa akin bilang kabataan, ang pinaka di ko makakalimutang experience or pinaka di makakalimutang aktibidad tuwing pistang bayan ay yung Gramila Exhibition. Dahil taon-taon na lang ibibigay ito sa Komisyon ng Kabataan bilang tagapamahala sa aktibidad na yon. Dahil ang aktibidad nito ay tatampok yung mga talento ng mga kabataan mula sa iba't ibang schools ng ating parokya. Kumbaga, bit-bit nila yung mga learn nila, yung mga drums nila, pinapakita nila yung talento nila na talaga namang pinaghandaan nila. Tama, talaga namang nakikiisa, buong puso nakikiisa ang mga paaralang elementarya dito sa ating bayan ng Bulacan sa pagpapakitang gilas ng kanilang mga drum and lyre sa bawat paaralan. Tama, teacher. Kaya naman, nakaka-excited na may part din yung kabataan, yung mga batang sa ating pong kapistahan. Ikaw naman, Brother Topi, ano naman yung experience na hindi mo makalilimutan? Yes, Brother Alex. Para sa akin, ang pinaka magandang experience sa akin ay yung taon-taon na paglahok ko sa Mayan Exhibit. Bukod sa kabilang ako sa nag-aayos para sa Mayan Exhibit, masaya at nakakatuwa sa puso na ako mismo ay nakikiisa at nagdadala ng aking imahe para maipakilala sa kapwa ko kaparokya at kapwa ko ang nagdedebosyon sa Birhen na ang Mayan Exhibit ay isa ding maganda para pagpapakilala sa Birhen. Tama yun, Brother Topi. Kung maaalala ninyo, Kuya Alex and Kuya Alvin, mayroong mga tao o mga deboto mula sa ibang lugar ang talaga namang nagdadala ng kanilang mga imahen dito, iba't-ibang imahen ng Birheng Maria. Kaya nga, hindi lang yun ano, dumadayo pa yung mga nasa ibang lugar sa mga kalapit bayan, kalapit probinsya, para lang dun sa Marian Exhibit na ginagawa natin dito sa ating parokya. Tama. Yes. At tampok nga dito yung iba't ibang titulo ng Mahal na Birheng Maria. Kaya mas maganda na nakikilala ng mga tao kung ano
ano-ano nga ba yung matitulo ng Mahal ng Ina na tampok sa ating exhibit. Tama, talagang kaabang-abang ay talagang napakaganda ng mga nangyari noong nakaraang taon. Ngayon namang taon po, Tita Evelyn, ano naman po yung mga naganap na at magaganap pang aktividades sa ating Piyesta 2019? Itong year 2019 na kapistahan ng Nuestra Señora de la Asuncion, ang naging aktividades na naka-schedule sa amin o gagawin namin o naganap na. Nung nag-start pa lang ang ating nobenaryo nung August 6, nagkaroon tayo ng nobena, yung pagpuputong ng corona, pagbibigay ng bulaklak sa ating mahal na Birhen, at isa pa, nagkaroon tayo ng Marian Motorcade, yung ating, para maipakita na sa ating mga kaparokya na eto na, papalapit na ang ating kapistahan ng ating parokya, para makita rin nila kung gano'ng ka-excited ang lahat ng ating mga miyembro ng ating kaparokya. At isa pa, nagkaroon tayo rin ng special sikurong masasabi namin na apart ng aming activities ngayong August 15, yung isinali namin ang mga, siguro yung mga special na tao. For example, nagkaroon kami ng activities para sa ating SPED, yung mga bata dito sa atin na talagang nangangailangan pa rin ng pagtingin ng bawat isa. Siguro magkakaroon na, nagkaroon kami ng socialization sa kanila, konting palaro, and then para siguro yung para sa mga katandaan na nagbigay kami ng mga libreng gupit, siguro yung para lang maging maganda pa rin silang tingnan. At yung naging proyekto ng kabataan, yung One Run Kabataan, na naging katulong din namin at katuwang ng mga Hermanidad para maipromote ang Nuestra, ang kapistahan ng bayan. Talaga namang hindi lamang po basta-basta ang pinaghandaan ng ating Hermanidad ang ating kapistahan ngayong taon, bagkus tinignan nila yung iba't ibang anggulo, no? Hindi lamang po yung sa atin nga po, yung normal lang, kundi binigyan din natin ng pagkakataon yung mga tao na lahat sila makapag-celebrate. Ano po ba yung nasa isip ninyo o yung sinasa isip ninyo nung ginagawa niyo po yung plano na ito, Tina? Actually, kasi sa aming mga kasapi ng mga Hermanidad, isang, syempre isang grupo, nagkaroon kami ng pagpupulong kung ano ang nararapat, ano ba ang pwede namin ibigay o i-ano natin sa Mahal na Ina. Yun nga, nakita namin na itong mga kaparokya natin na yung madalas naman na talagang sumusuporta dito sa ating simbahan, na mabigyan pansin din yung mga special na tao na mga to na po pwede nating maging part ng ating parokya. Talagang napakaganda ng intensyon ng ating Hermandad 2019. Lahat halos ng sektor ng lipunan ay tinap nila sa kanilang activity ngayong Piyesta. Ngayon, maaari ko po bang tanongin sa inyo bilang Pangulo ng Hermandad 2019, ano-ano po ba yung mga challenges o pagsubok na na-encounter ninyo mula po nung sa pagpaplano at sa mga ilang araw pa bago dumating ang Piyesta? Siyempre, isa na yung talagang pressure. Kaya lang, syempre, hihingi ka ng tulong unang-una sa ating Mahal na Ina. Kasi sa baguhang katulad namin, hindi ganon kadali na maging part. Syempre, although nakikita namin yearly, ano ba ang nangyayari, ano activities. Kumbaga, kung nanonood lang kami, hindi namin naranasan yung gano'n na kung gano'n pala ka-pressured yung mga activities, yung gagawin, yung kaganapan ng bawat kailangang activities na gagawin mo. Kumbaga, marami ka pa rin i-check, marami kang ihinga na tulong. At sa tulungan ng lahat ng ating kura, ng ating mga kaparian, at sa lahat ng mga komisyon at mga samahan ng parokya, buong puso kaming nagpapasalamat dahil sa tulong nila, sa lahat ng suporta. Hindi namin ito magagawa nang walang suporta ang bawat isa. Tama po, amen po. No, lahat tayo, no, gumakumikilos, may ginaganap, may ginagawa tayo para sa ating simbahan. Dati po tayo ay nanonood, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na tayo naman yung kumikilos. Tama ba, brother? Tama. Ikang halikura, lahat kasali, kasali lahat. So sa pagdiriwang natin ngayon ng taon ng kabataan, syempre i-expect natin na yung kabataan ay katuwang ng Hermanina. Tama po ba, Tita? Yes. Ano po ba yung mga gampanin na inaasahan ninyo sa kabataan para hindi lamang sa kapistahan, kundi sa buong taon na ito? Oo, siguro ang mahihingi lang namin sa kabataan, bukod doon sa tulong
physical, hindi, dahil sila nga yung mga po pwedeng gumalaw na kumilos sa tulong din nila lahat. Lagi na siguro sila ang nagiging part ng hermanidad o laging kasali bukod sa ibang komisyon. Siguro may ano ko lang na magkaroon talaga ng yung pagtutulungan, yung maging kasali lahat sila, maging part ng simbahan. Siguro para na rin na maging aware yung mga kabataan na hindi lang sila yung pupwede bang nakahiwalay sila kasi nagkakaroon ng separation ba ng ibang kabataan. Akala nila yung kapag naging miyembro ka ng simbahan, parang iba na ang tingin. Pero dapat maging involved lahat ng kabataan. Through this siguro, magiging maganda, magiging yung samahan ng kabataan, hindi na lang magkakahiwalay sila. Hindi yung, kasi siguro alam naman ng lahat, naging aware ng lahat, na marami pa rin nagaganap sa mga kabataan na hindi nakikita ng mga magulang. Pero nakakatuwa kasi nakikita namin siguro ng mga magulang na yung mga kabataan ngayon more nagiging ano na sila sa mga simbahan, sa samahan. Nakakatuwa sa totoo sa aming mga magulang na nagiging part na sila. Yun lang po at yun lang. Tama, talaga namang napakaganda ng pagtutulungan ng mga kabataan at ng ating hermandad ngayong taon. Ngayong narinig nyo naman ang mga expectations nila ng hermandad sa inyo, ano naman ang masasabi ninyo tungkol dito? Tama naman yung sinabi ni Tita Evelyn na malaking hamon sa aming mga kabataan ngayon is yung paano sila pababalikin sa simbahan. Kasi alam naman natin na ngayon, sa panahong ito, marami nang sagabal sa isipan ng mga kabataan. Marami nang dyan yung bisyo, andyan yung mga gadgets. So kami, hamon sa aming mga kabataan is, paano pa namin ulit pababalikin yung loob ng mga kabataan sa ilang simbahan? Paano ulit sila pasisiglahin? Paano ulit hulihin yung kilite ng mga kabataan ngayong taon ng mga kabataan? So dahil taon ng kabataan ngayon, nag-i-implement ulit kami ng mga programa na para sa kabataan talaga. Katulad nga nung sinabi kanina na one-one kabataan. Ibinalik ulit namin youth formation ngayong taon ng mga kabataan. Nagiging involved na ulit kami mga kabataan sa Bikarya ng Malolos. Para sa ganun ay yung mga kabataan ay alam nila yung mga gawain ng mga kabataan na para naman talaga sa kanila. So ikaw ba Kuya Alvin, ano magagawa mo bilang kabataan? Ano natawa ka? Napaisip ako dyan. Ano Kuya Alvin? Siyempre ako bilang dati may mga miyembro din ng PCY, i-involve ko yung sarili ko at ibibigay ko pa yung talento ko para mas mapaunlad natin ang ating samahan at mag-aakay pa ako ng mga kabataan pa para maglingkod dito sa ating simbahan. Tama, kailangan panindigan mo ang mga sinabi mo na yan, Kuya Alvin. Yes naman, teacher. Diba sabi nga, halos ang mayorya na bumubuo sa simbahan ngayon ay kabataan. Kaya malaki talaga yung expectation, malaki talaga yung gampanin, nakaka-pressure, pero magagawa natin to, di ba teacher? Oo, at kung mapapansin nga natin, yung mga kabataan na yan, sila ang magtutuloy ng tradisyon, ng kultura na mayroon tayo dito sa ating parokya. Tama. So, ikaw naman, Brother Tofi, bilang bahagi din siyempre ng kabataan, bahagi din ng Ihas y Caballeros de Maria, tulad ng sinabi ni Tita Evelyn na mga expectation, ano naman yung nasa sa isip mo ngayon? Yes, salamat brother. Pero sabi nga ni Teacher Joby, kami kabataan daw ang magtutuloy. Tama naman, kasi totoo naman na malaki din ang maiaambag ng mga kabataan sa simbahan. Lalo't alam natin na kaming kabataan ang magtutuloy o ang susi o ang tulay para sa susunod na henerasyon o ng mga susunod na kaganapan para sa ating simbahan. Kaya siguro maganda rin na magkaroon tayo ng isang youth empowerment or parang seminar na magpapatibayin natin kung ano talaga yung mga dapat gawin or kasiyahan or ma-indicate natin kung ano ang totoong meaning ng kapistahan at kasiyahan para alam din na kabataan kung ano ang may tutulong nila. Tama yan, Brother Tofi. Kaya di ba bilang part ng Ihas y Caballeros de Maria, yung Ihas y Caballeros de Maria, yung tradisyon iyan, eh, yes, di ba? Yes. At syempre yung hirap ng pagsasali, yung tradisyon sa makabagong kabataan ngayon. Sa pakiwari ko, ito yung katangian ng kabataan na meron ngayon, yung pagiging mulat. No? So, sa napaka-diverse na mundo ngayon at napaka-bilis na pag-ikot ng mundo ngayon, yung kabataan ay mas nagiging mulat dahil sa mga oportunidad na nasa kanilang paligid. At siguro ito din ay isang magandang venue para ipadaan natin yung tradisyon na yon. Yes. Yung
hamon na yon sa kanila at para sa ating lahat. Tama, maaari din natin kuhanin ang pagkakataong ito. Baka meron po kayong mensahe sa ating mga kabataan na nanonood sa ating Facebook page. Ako, una sa lahat, gusto kong pasalamatan lahat ng SPCY at lalo yung PCY core team ko. Dahil ngayon, Bistang Bayan talagang kumilos sila para maisakatuparan namin yung mga gamparin namin ngayon Bistang Bayan. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil muli sila bumabalik sa samahan para sama-sama namin gunitain yung mga aktibidad na inihahanda namin para sa kanila. Kayo naman, Brother Toby. Sa mga kabataan po na nagdanais na makasama o mapabilang sa iyo si Caballero de Maria, ay kami po ay lubos namin kayong tinatanggap. Itap niyo lamang po kami para sa kung nais niyo pong mapabilang sa bilang miyembro at maglingkod para sa ating simba at para kay Maria. At kayo naman po, Tita Evelyn, ano naman po ang inyong magiging mensahe sa ating mga kabataan? Mensahe para sa mga kabataan. Una, sa darating po na kapistahan ng ating mahal na ina, inaanyayahan po namin kayo na makiisa at suportahan ang activities na to. Ang paparating na kapistahan ng ating Nuestra Señora de la Asuncion. At sa mga kabataan po, ini-encourage po namin sila na makiisa. Tignan niyo po ang kahalagahan, makikita niyo naman po ang kabutihan na naidudulot ng ating parokya, ng bawat ministry, lahat ng grupo na makatulong at makaisa ng mga taga-suporta sa atin. Unang-una siguro ang makatulong ang bawat SPPC, isa na na maipromote nila hindi lang ang ating simbahan, kundi mabigyan pansin din ang lahat ng kabataan na ma-encourage nila ang lahat hanggat maaari na maging makaisa natin sa ating parokya. Tama po. At kaya naman po, pinanghahawakan natin lahat ito bilang mga bahagi o bilang bahagi ng simbahan, ang mga hangarin ng ating kabataan sa nare-representa ni Brother Den, ni Brother Topia. Siyempre, ang hangarin ng ating hermanidad, hindi lamang para sa kabataan, kundi para sa buong simbahan ng ating mahalang Birheng Maria, Nuestra Señora de la Asunción. Tama, talaga nakakatuwang isipin na ang kultura at tradisyon ng ating simbahan ay patuloy na madedevelop at patuloy na lalago, katuwang ang ating mga kabataan. At muli po, maraming salamat po sa pagtugon sa aming panawagan sa aming ulap page, Facebook page, at nawa huwag po kayo magsasawa na tumugon sa aming pang iba pang panawagan. Tama, kahit kaisa nila tayo ng Hermandad, kasama nila tayo at ang ating mga kaparokya sa panalangin na maging matiwasay, maging maayos ang darating na kapistahan. Kaya kasabi ng ating mahal na pura paroko, lahat kasali, kasali lahat. At dyan nga po nagtatapos ang ating episode ngayong gabi. Kaya mga kaparokya, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at maraming maraming salamat sa ating mga panauhin sa gabing ito. Muli makita-kita tayo sa darating na kapistahan sa Agosto 15 mula umaga hanggang gabi at nanatili ng tutok sa ating Facebook page na Ulan. Ngayong gabi, ang ating episode ay pinamagatang ang simbahan sa kinabukasan. Ating pinaghahabi-habi ang kahapon, ngayon at bukas. Kaya ngayong gabi ay mapapanood natin pagkatapos ng ating talakayan ang dokumentaryo tungkol sa Ministry of Action Song in the Rivers Field na pinamagatan ang paghabi nito sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Wow, teacher! Kaya naman huwag na natin patagalin pa ang ating paghihintay. Alina at ating tingnan at ating panoorin ang dokumentaryong inihatid sa atin ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. Ako po muli si Teacher Joey. At ako naman po si Kuya Arvin. At ako po si Brother Alex at nagsasabi mga kaparokya, limang araw na lang at Bistang Bayan 2019 na. Huwag kakalimutan na i-share at i-like ang ating video at i-like ang ating Facebook page na Ulap at gamitin lamang ang hashtag Viva Asuncion 2019. Kaparokya, huwag din pong kakalimutan na sa araw ng kapistahan, magdala tayo ng mga puting panyo na ating iwawagayway pagdating ng ating patrona sa ating simbahan. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa ating mga kapalian, PPC Execom, Hermandad 2019, at sa iba pang mga nakikisa sa ating proyekto. Siyempre, lalo't higit sa mga kabataan na nandito sa gabing ito, maraming salamat po. At ito po ang Usapang Asunsyon, ang makalangit na puntahan tungkol sa Patrona, Reina, at inang bayang Bulacan, Nuestra Señora de la Asunsyon. Viva Asunsyon!